Samantala, iimbestigan ngayon ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga ahensya ng pamahalaan na nasangkot umano sa pagbibigay ng retirees visa, investors visa, passport at maging ng birth certificate sa mga Chinese nationals. Paliwanag pa ng Kamara na kailangang reviewin o repasuhin ang batas sa pagbibigay ng Philippine visa na masyadong naabuso. At kung mapapatunayan na maluwag ito, ay hihigpitan sa pamagitan ng pag-amyenda sa naturang batas. Vic Sumintak sa balita. Nais ng Kamara na alisan ng maskara ang mga opisyal ng gobyerno na nasa likod ng pagbibigay ng retirees visa, investors visa, passport at birth certificate sa mga Chinese nationals na karamihan ay sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sinabi ni House Deputy Majority Leader ACCIS Party List Representative Erwin Tulfo na inatasan siya ni House Speaker Martin Romualdez na maghain ng House Resolution 1771 na naglalayong magsagawa ng congressional investigation in aid of legislation para malaman ang dahilan kung bakit napakaraming mga Chinese nationals ang nabigyan ng retirees visa, investors visa, Philippine passport at birth certificate. Ayon sa mambabatas, nakarating sa kaalaman ng Kamara ng mga Chinese nationals na nagtataglay ng retirees visa ay nasa edad 35 lamang. Ang mga may hawak ng investors visa ay karaniwang empleyado lamang ng POGO at malaya ding nakakakuha ng Philippine passport gamit ang birth certificate na inisyo ng local registrar's office sa pamamagitan ng late registration process. Yung iba, mga trabahante lang ng POGO pero naka-investors visa. You see that? They're just employees. Pagkatapos, yung late registration ng birth certificate, siguro nakita nyo naman yung isang LGU mayor na nagpa-late registration. So, all of this, pinagtataka namin sa Kongreso, dito sa Kongreso, paano? Kabilang sa ipapatawag sa investigasyon ng Kamara ang mga opisyal ng Philippine Retirees Authority, Board of Investment, Philippine Statistics Authority, at Department of Foreign Affairs. Niliwanag ng Kamara na kailangang reviewin ang batas sa pagbibigay ng Philippine visa na masyadong naabuso at kung mapapatunayang maluwag ay hihigpitan sa pamagitan ng pag-amyenda sa batas. So ito yung gusto ngayon ni Speaker, well, he called me up yesterday, kaya we're filing a resolution on this na maimbestigahan ng Kongreso para we can plug all these holes. Kasi ngayon, medyo nagtataka tayo, ang dami masyadong Chinese nationals nag-aaway-away na dito, ang daming mga illegal na mga Chinese nationals dito. Now, I think we really start to look siguro dito sa ating bakuran na ngayon para kung kailangan linisin, linisin. Kung kailangan ipauwiin natin yung iba, pauwiin na natin yung iba kasi nagkakaproblema. Batay sa report, karamihan sa mga Chinese POGO operators ay may hawak ng visa kaya nahihirapan na ang mga otoridad na sampahan ng kaukulang kaso. Fix sa mintak para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25TV.